kapatid na sina Romel at Raven, parang aso't pusa. Laging nag-aaway o nagbabangayan pagdating sa pagbabasa. Ganito rin ba kayo nung nag-aaral pa lang kayong magbasa? Ma, say, eh bakit nabasa mo na nga? Sa. Ang hirap! Mas! Habang ang tutor, beast mode na! Di mo tinitindi eh! Sige, di kita tabo. Di kita tuturuan ha. Palak dyan, di nga, ayan eh. Masa! Mas nga yun eh! Ikaw talaga, nagtigigil na ako sa'yo. Lumanan naman! Sabi mas! Ang tila mga aso't pusa sa video, abay taga Riniho sa Barangay San Jose Sico sa May Batangas City. R-A-V-E-N. Ang 7 taong gulang na si Raven. At ang 8 taong gulang niyang kuya na si Romel. Naglalaro po siya sa labas ng bahay si Romel. Pumunta po dun sa delikadong lugar. Pinauwi ko po siya. Hate na hate niya po talaga yung siya ipagbabasahin. Kaya sabi ko kay Raven, Raven, turuan mo muna si kuya mo magbasa kasi yan ang parusa niya. Ma pa rin. Masinga ko. Sabi mo ma! Pero dahil hindi mabigkas ng tama ng kanyang kuya Romel, ang kanyang ipinababasa, si Bunso na Yamot. Palak dyan, hindi nga, ayan eh. Hindi nga, ma! Medyo magagalit po ako kasi po di niya po alam basahin. Kinder na ngayong pasukan si Raven na ang pangarap daw talaga maging teacher. Raven is good in our class. Siya po ay nakitahan ko na agad ng husay sa pagkilala ng mga letra. Bago. Bulaga. Gabi. Ang gabi ko dyan, ito ang gabi. Matagal ko na pong tinuturuan si kuya. Magbasa po. Heri ko po din sa po sa mat. Grade 1 naman ang kanyang kuya Romel. Masipag naman po siya pumasok. Yun nga lang po, madali po siyang madistract. Nangawalan po siya ng focus tulad po sa pagbabasa. Kami po ay nagwa one-on-one na reading session. Ano tong letra to? Bo. Bo. Ano din ito? Aha. Tapos ko lang din naman po ay grade 4. Kaya minsan din nga po, pagka-assignment din po, nalilito din po ako. Kuya, basahin mo ka to. Nor, no, par, gear. Hindi. No parking. Kuya, basahin mo ka to. Balaktas. Balaktas. Sa maraming bagay, magkaiba rin daw ang dalawa. Yan po inaasahan ko po sa bahay. Magwalis po ng paligid. Mas madali po siyang utusan kaysa sa kuya Romel niya. Si Romel naman daw, may pagkapilyo. Pagdating po niya sa school, yan ay hubad si damit, hubad si bag, si sapatos. Diretso na po yan sa kitsian kahit hindi pa kumakain. Madalas po kaming mag-agaw po sa pagkain. Si kuya po ayaw po mamigay. Laga ko naman po sa binibigyan. Ibigyan naman yun. Pera po yun. Pera po hindi namimigay. Romel! Raven! Bili kayo doon ng ano? Ng suka. Kuya, basahin mo nga to. Hindi nang. Pagka sila po'y maglalaro na, ayan, nagkakasundo naman po sila dyan. Mas! Hindi mo tinitindi eh. O sige, di kita tabo. Di kita tuturuan ha. Palak na palulong ha. Nainis po. Dahil namumura din po ako. Sa akin po niya naririnig yung salitang ganun. Sinasabi ko naman po sa kanila na wag po nila akong tularan. Kasi po, masama yun. Nagsasorry din po ako kay kuya. Damo, damit, ibon, kamay, bato. Nahihirapan po talaga siya magbasa. Inilabas ko po yan si Romel. Malambot po yung kabak ng ulo niya. Hindi ko po siya nung dadalaman sa ospital para pa-check. Dahil daw sa kondisyon ni Romel, madalas daw siyang mabuli. Hindi ko na po nipapansin. Sabi ko po, wag po awayin si kuya. Nang, ha. Kaya si Raven, ganun na lang daw kapursigidong turuan ang kanyang kuya Romel. Para kapag may alam na ito, hindi na siya basta-basta mahahamak ng iba. Kakaawa po kasi. Sana po matuto po sa magbasa.
pagbabasa kasi, maganda siyang sinisimulan sa bahay. Hindi para lang diretsong ituro kong yung sound ng letters, kundi nagsisimula yan sa pakikipag-usap actually ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mahalaga din na meron tayong tinatawag na print motivation or naiinganyo yung mga bata na magbasa o tumingin sa mga pwedeng basahin, libro, labels, no, signages. Para matulungan si Romel, ipinakonsulta namin siya sa isang developmental and behavioral pediatrician. Ang diagnosis po is intellectual disability. Yung comprehension, hirap din po siya. Hindi po niya naiintindihan yung mga instructions. Hindi po talaga niya maiintindihan bumasa ng letter. Meron po tayong mga intervention for that which is occupational therapy. Sa Batangas City po, meron po kaming EBD program na nagbibigay po ng libreng therapy sa mga batang may special needs. Existing na yung literacy problems ng mga estudyanteng Pilipino kasi kung matatandaan natin yung mga PISA results noong 2018, nangulelat ang Pilipinas sa science and mathematics. Ang isa sa mga nakitang problema ay yung pagkakaintindi sa mga tanong ng exam. So reading comprehension pa rin talaga yung naging problema. Initiative po ng kagawaran ay yung katulad po ng Early Language Literacy and Numeracy Program. Ina-analyze po yung sitwasyon ng bata. One-on-one at weekly po yun, walang katapusang intervention habang may naiiwang bata. Samantala, para makatulong sa pag-aaral ni na Romel at Raven, ang lokal na pamahalaan ng Batangas City, niregaluhan sila ng reading materials at school supplies. Para sa iyo, Romel, para sa iyong pang free therapy, tutulungan namin si Mami para sa mga requirements na kakailanganin mo. Ang aming programa naman, nagbigay rin ng financial assistance. Ako po'y lubos po talaga nagpapasalamat dahil may tumulong po talaga sa aking anak. Hanggang dito. Kaya gusto ko po sana na sila po yung mapagtapos. Tulog. Gusto ko po matutong bumasa para matulong po sa bansa. Masa. Sa pag-aaral at pagbabasa, may pag-asa. Apoy. Sana po matutong po sa magbasa. Kaya mahal kita. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.